Yan mga kamakina, parto tayo. Calibrate natin yung ano, conductivity, dalang baba ng conductivity. Calibrate natin yung volume. Baba ng conductivity, so ika-calibrate natin yung volume nyo. So kakalibrate muna natin yung acid. Acid unahin natin. So kakalibrate natin yung volume ng acid. Ngayon, pinalash muna natin siya para walang stuck na ano. So ngayon, na-flash na natin siya para yung mga air na ilabas niya. Ito na yung final. So confirm na natin yan. Ito na yung final.
kung ano yung reading natin dito, yun ang ilalagay natin dito sa volume. Ang pinalabasan mga kamakin ha, 16.8. Yan, 16.8. So, yung dati 16.2, papalitan natin yung 16.8. Yan. So, yung isa naman, so, ang gagawin uli natin, ipa-flash uli natin yung air niya. Itong calibration ng mga kamakina, take time to. Lalagyan natin siya ulit pang final kasi nalabas na natin yung air. So, lumabas din dito is 23.8. So, talagay natin 23. Yung dati 23.4. So, tumaas siya.
3.8. Confirm. Confirm ulit. Confirm. So, tapos na yung acid natin. Sa bicarb naman tayo ngayon. Tapos na yung acid, yung bicarb naman. Okay, bicarb. Ganun ulit, tatanggalin natin yung hangin. So, ito na yung final. Kung ano ka labasan nito, yun ang lalagay natin dito. So 16 16 6 16 6, yung dati 16 to lang yung bicarb, kanina yung acid yon, ngayon bicarb to 16 6. So lagay natin dito 16 6. Tapos yung isa naman, dalawang beses siya makakamake na. Dalawang beses siya.
So natanggal na natin yung hangin, ito na yung final. Final na yan. Ilan minutes din mga kamakina? Almost 20 minutes din pala. Yan, natapos siya. Dati siyang, yung volume niya, dating 23.4. Ngayon, 24.4. So, ang laki ng in-increase. 24.4. Confirm. Tapos na. So, ngayon, tetestin natin siya ngayon. Bago yan, ibabalik na natin ito. Tignan natin kung maangat na kasi hanggang 13.0 hanggang 12.8 siya. So tignan natin ngayon. Na mga ating conductivity niya. Okay.
kasi kakalibrate ko pa pala ng ano, ng 90x mga kabakina. Matigang ko na ito makalimutan. Kinalibrate ko siya neto kanina, pero yung ano lang yon. Kailangan pag kinalibrate mo yung volume neto, kakalibrate mo din siya neto. Wala sa isip ko mga kabahan. Kasi kanina kinalibrate ko na ito. So pag kinalibrate niya yung volume, kailangan yung kalibrate din ito. Yung conductivity cell niya. Kanina na-adjust natin yun ng 13.5 eh. Tignan natin ngayon kung ilan. Kung ilan yung tinaas niya. Dalawang beses na nag-mix eh, kaya dalawang beses din ako mag-mix. Yan, nag-stable na kamakina, 13.3. So, lagay natin dito, 13.3. 33. Pero pag ganun pa rin to mga kamakina, magpapalit tayo ng pressure transducer nito sigurado or valve.
sarado bukas. Bukas nyo, kung ano. Eh, bago naman siyang problema ngayon, yung pump. Nag-A11. Hindi tumatakbo. Nag-A11. Tumakbo. So, ganun pa rin yung conductivity ka makina, pressure transducer to, sigurado. Or bulb. Try kong palitan tong pressure transducer na dito sa gilid. So wala pa rin mga kamakina, magpapalit tayo ng bulb.
Part 3 na lang tayo mga kamakina. Masyado nang mahaba yung video. Part 3. Please like and subscribe kamakina vlog.